Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Itaas natin ang ating mga intensyon at panalangin. Patuloy natin ipagdasal ang kapayapaan ng kaluluwa ng Obispong Victor Ocampo ng Gumaca. At upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan, ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos, kaya't ihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit, pangundangan sa magbabagong saluma namin kugali ipinalit sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilihad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao, sinabi ng mga pinuno, "Daniel,
Yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel. Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutup ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudiyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ang kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahinlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit at taglayin habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Ang lahat po ay magsitayo. Thank you.
salita ng Diyos ay pagmamahal. Ang salita ng Diyos kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nuway din nila sa kanya ng mga iskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Tumayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiyo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa tuwing tayo po ay lumalapit sa sakramento ng kumpisal o ng pakipagkasundo, ating isinusuko sa Diyos ang ating mga kasalanan at tinatanggap natin ang ating mga kamalian. Doon tayo hinahatulan ng Diyos. Doon tayo hinuhusgahan ng Diyos ayon sa Kanyang awa at pag-ibig sa pamagitan ng pagabasbas at absolusyon na ibinibigay ng isang pari. Pero may hamon, kung inyo pong matatandaan kapag tayo nagkukumpisal, hindi malparati tayo sinasabihan na tayo ay pinapatawad na. Meron ding ibinibigay sa atin na hamon, may ibinibigay na challenge sa atin ang huwag na tayong magkasala. Kaya nga kapag atin pong dinadasal ang pagsisisi, merong bahagi doon na binabanggit tayo nagtitika o tayo nangangako na hindi na tayong muling magkakasala. Ito yung pinakandiwa ng ating binasang ebanghelyo, yung babaeng dinala kay Jesus dahil ayon sa mga nagdala sa kanya, ito ay nagkasala. Ito ay isang makasalanan. At marahil alam ni Jesus na babaeng ito ay tunay na makasalanan. At ibinalik ni Jesus doon sa mga tao yung kanilang paratang sa kanya. Sa pagsasabing ang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Sapagkat ang katotohanan naman, lahat tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay nagkakamali, lamang ang tao kumisan ay mapanghusga at mapagparatang. Sa halip na tulungan ang kapwa, mas lalo nating inilulubog ang ating kapwa, kumisan sinisiraan ang ating kapwa, kumisan ichinichismis, iminamarites ang kapwa. Pero kakaiba ang ginawa ni Jesus. Tinanggap niya ang kasalanan
at pinatawad siya sa kanyang kasalanan, pero may challenge si Jesus sa kanya. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ito ang awa at habag ng Diyos. Sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya, tayo'y Kanyang tinatanggap sa ating kahinaan, sa ating kaliitan. Pero binibigyan tayo ng hamon ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng panibagong challenge sa buhay natin. Ang huwag na tayong magkasala, ituwid ang buhay natin ayon sa Kanyang pag-ibig. Ito ang diwa at paalaala sa atin. Ngayong panahon ng Kwaresma, lalo tigit, lalapit na tayo sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Nawa patuloy nating isuko ang ating kahinaan sa Diyos at magsumikap tayo sa bahagi natin na ating ituwid at tuluyan ng layuan ang ating kasalanan. At sa ating pakipagkapwa, sana taglay din ang ganitong awa at habag ng Diyos. Maaaring nagkakamali din ang ating kapwa, katulad din natin nagkakamali. At ang isang napakagandang pagtanggap sa kapwa bilang kasama sa simbahang sinodal. Tanggapin ang kahinaan, turuan na itama ang kamalian upang sama-sama tayong maglakbay patungo sa Diyos nating mapagpatawad at mapagmahal. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, naalaala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan at ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atinawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pagitong sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid. Kaya aming hiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain at ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giloy mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, tapawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit, nang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, umay ka pa, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakat, kiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipaguni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingawin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa ni Mel Rey na aming obispo at ng talang kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginabatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng nagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aking pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa libutan
maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako rapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiinawa nitong walang hilig na masama at sagay maliksin naming sundan ang iyapak ng halimbawa na Yesu Kristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palalangin para sa pagitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoon Jesu Kristo, nakipamayan sa amin, inakay kami mula sa dilim ng kasalanan, tungo sa liwanag ng kaligtasan. Ginupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa, pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, na kanyang ialay sa krus sa kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kalooming Espiritu Santo, na patuloy na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan, at para sa mga bunga ng sinodo tungkol sa sinodality, na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong paikisangpot at pinasiglang pag-emisyon, maraming salamat. Dinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang magpaalam sa amin ang iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas sa aming mga puso at mga mata upang masundan ang daan ng iyong anak na si Jesus na nagturo sa aming maglakbay na magkakaakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan. Sa pamamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiyupo. Inaanyayahan po ay may birthday sa buwan na ito at yung may mga anniversary na katakdang mga ibang bansa sa ilalim ng pagsusulit. Maaari na pong pumunta sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At yung naman po may mga religious articles sa pababasbasan, maaari na rin pong pumunta sa unahan. Ama namin, pagmahal sa ilagu mo lang lahat ang ubuting bagay, hinihiling namin. Basbasan mo ay mga kapatid na nagdiriwan ng kaarawan at nabasaran ng kasal. Sasailalim sa pagsulit sa may itumang pangailangan, pagkalobas sa mas mahaba at makahulugang buhay. Mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan. Maaisahan ang buhay, kaligtasan sa lumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggawit at dikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalanghangkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patagin sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan at paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kausa ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.